tayo'y magana, tayo'y magsaya. Bahay ng Poon, tunay ang ganda sa kanyang harap. Kamahamangha sa kanyang harap, tayo'y magpunta sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng anibersaryo ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Kasama ni Maria na ipinaglihing walang sala, magpasalamat tayo sa Diyos sa ating katedral, ang inang simbahan ng ating bansa at tanda ng pananampalataya at katataga ng diwang Pilipino. Manalangin tayo na sa ating pagtitipon sa hapag ng Panginoon, tayo'y mapalapit kay Kristo, ang buhay na bato, at sa kaniyang pamamagitan, tayo'y maging banal na templo ng Diyos. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, Pugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan, upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo? Gayunman, tinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoon, aming Diyos. Tinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Tinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Tinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patyo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad, maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O Poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang
mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. 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 Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumairi ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, tupa at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong tanda ang maipakikita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito. Itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kaniyang mga alagad ang sinabi niya na ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang atin pong pagbasa ay sumasalamin kung paano naging mahalaga kay Jesus ang templo. Kung papaanong ang kasaysayan ng mga Hudyo ay nakatuon sa pagmamahal sa templo. Bakit nga ba? Dahil ang templo ang sumimbolo ng presensya ng Diyos na siyang gumabay sa kanila ng kanilang paglalakbay mula sa disyerto patungo sa lupang pangako. Dahil ang presensya ng Diyos ay omnipresence, omnia, ibig sabihin all encompassing. Kaya omnipresence, ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Omnia, lahat, all. Kaya tinatawag din natin ang Diyos na omnipotent at omniscient. All, sa lahat. Dahil ang Diyos ay nakipagniig sa mga Hudyo noong una pa sa mga Israelita,
na siya ang magiging Diyos at kayo ang aking magiging bayan. So mayroong covenant, mayroon na silang kasunduan na kung ako ang inyong magiging Diyos at kayo ang magiging bayan ko, kayo ay susunod sa aking mga utos. Kaya humirang ang Diyos ng mga pinuno ng bayan. Humirang ang Diyos ng mga pinuno na magdadala sa kanila hanggang sila ay makarating sa lupang pangako. Kaya sa bawat bayan na kanilang pinupuntahan, nagtatayo sila ng mga tent. Kaya kung iniyong matatandaan sa panahon ni Jesus, meron sila doong Feasts of the Tent o Fiesta ng mga Kubol, kung saan ang mga Hudyo ay gumagawa ng kubol sa labas ng templo sa loob ng 7 araw. Isa sa mga fiesta ng mga Hudyo. Ganun paman, bago mangyari yung pagtatayo nila ng mga tent, ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanila sa iba't ibang pamamaraan. Siya ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng ulap. Di po ba sa kanilang paglalakbay, kapag mainit, sila ay lulukuban ng ulap. At kapag naman madilim, lumalabas ang araw o lumalabas ang buwan upang sila ay gabayan. Ang Diyos ay nagpapakita sa pamamagitan ng mga lindol. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng hangin. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa pamamagitan ng apoy. Tanda ninyo kay Moses, di ba? The burning bush. So ang templo ay ang karurukan ng koneksyon ng Diyos sa tao. Ang templo na itinayo ni Haring David, sinimulan ni Haring Solomon, pero ang kasaysayan ng templo ay sumasaksi sa kasaysayan ng bayang Israel. Nang si Jesus ay nagkaroon ng pagkakataong makita ang simbolo ng pakikipag-ugnayan sa tagal ng kanilang paglalakbay, sa tagal ng kanilang pakikipagniig sa Diyos, the covenant with Yahweh, bakit ganoon ang nangyari? Ang tahanan ng Ama, ang tahanan ng presensya ng Diyos ay ginagawang palengke. Iyon ang nakapagpagalit kay Jesus. Iyon ang nakapagbunsod sa kanya na sirain ang mga bagay na hindi angkop sa templo dahil pinagmugaran na ito ng mga magnanakaw at ang mga taong nananamantala sa mahihina. Ang templong ito ay hindi na muling naitayo pa pagkatapos na ito ay gumuho noong 70 AD. Sapagkat ang templo na tunay at hindi na masisira ay walang iba kung hindi ang templo na katawan ni Jesus. Ang katawan na ni Jesus na templo ng Diyos ang siyang naging simbolo at sandigan ng ating pananampalataya ngayon. Wala nang ibang templo pang tatayo dahil ito ay naitayo ng muli ni Jesus nung siya'y muling nabuhay. Kaya gayon na lamang dapat lumalago ang ating pananampalataya sa mga templo o tahanan ng Diyos na walang ibang sentro kung hindi si Jesus. Nangangahulugan na ang bawat templo o bahay dalanginan o simbahan
ang sentrong dapat binibigyan ng pansin ay ang Kristo na namatay, muling nabuhay at kasama natin sa banal na Eukaristiya. Dahil tayo ay mayroong inang simbahan, ang ating Manila Cathedral na siyang sentro ng lahat ng mga simbahan sa buong Pilipinas, ito'y ating inaalala na ang pananahan ng Diyos ay nag-uumpisa sa isang maliit na bato at ito'y tumatatag dahil sa mga taong naniniwala na ang pinakapundasyon ng bawat templo o gusaling simbahan ay walang iba kung hindi ang banal na altar kung saan ang kaniyang banal na katawan at dugo ay ating binibigyang buhay. Ang pananampalatayang meron tayo sa tahanan ng Diyos ay dapat magpaalaala sa atin na ito ang patuloy na pakikiugnay ng Diyos sa panahon natin ngayon. Binibigyan tayo palagi ng pagkakataon na sa bawat pagpasok natin sa dambana ng Diyos, ang kaniyang banal na altar ang siyang sentro ng lahat ng ito. Hindi na yung mga bagay na pinagdaanan ng mga Hudyo. Kung hindi si Kristo, kaya tayo tinawag na Kristiyano. Ang kaniyang banal na pananahan ay nasa banal na Eukaristiya. Kaya kung papaanong kayo ay tumataas ng kamay sa kaniyang banal na imahen, mas lalo tayong dapat lubuhod sa kaniyang banal na pananahan na nandirito sa ating banal na tabernakulo. Minsan, mas nakakalimutan natin na ang omnipresence ng Diyos ay naririto sa banal na tabernakulo. Mas lumuhod tayo sa kaniyang harapan kasabay ng pagtaas at paggalang ng kamay sa kaniyang banal na larawan. Mas lalo't higit na ang bawat simbahan ay hindi matatawag na banal na tahanan kung walang banal na tabernakulo. Ito ang sumisimbolo sa katatagan ng bawat gusaling pansamba na ating pinupuntahan. Kaya nga hindi tayo maliligaw kung saang bayan man kayo pupunta. Dahil ang simbolo ng inyong konsentrasyon ay palaging ang simbahan. Tingnan ninyo, saan ka pupunta? Simbahan po ng Antipolo. Di po ba? We are referring to one and the same church. Saan ka pupunta? Simbahan po ng Mabalacat, Pampanga. You are not speaking of any other churches. You are speaking of one church kung saan ito ang simbolo ng presensya ng Diyos. Kaya nga sinasabi din natin, sa bawat unang pagbisita sa anumang simbahang may tabernakulo, tayo'y humihiling sa Diyos upang ipagkaloob ang ating hinihiling at dinarasal. Sana makaugnay po tayo sa bawat templo o bahay dalanginan na ating pinupuntahan. Hindi po ito lugar kung saan iiwanan ninyo ang inyong mga kalat. Hindi po ito lugar kung saan uminom ka ng mineral water sa labas
pagdating sa loob, iiwanan mo yung bote. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang dumihan ang templo ng Diyos? Makiisa kayo. Kahit saang simbahan kayo pumunta, mahiya kayo sa Diyos. Ay, sorry po, hindi po ako galit. Mahiya tayo sa Diyos. Tayo na sumasamba. Tayo na lumuluhod, humihiling, pero tayo ang walang galang kahit saan tayo pumunta. Hindi ata natututunan, hindi nakikita ang kahalagahan na kaya tayo may bahay dalanginan ay dahil sa mga dugo at pawis ng mga taong nauna na bago pa tayo naririto. Bigyan natin ng kahalagahan, bigyan natin ng pagpapahalaga, dahil kung paanong hindi tayo malinis sa ating pinupuntahan, ganun din tayo kadumi sa ating sarili. Sapagkat ang taong tunay na nagpapahalaga kahit saan pumunta ay binibigyan ng pansin ang kaniyang bawat galaw, ang kaniyang bawat kilos ng pakikiugnay sa Diyos. Sana po sa araw na ito ay paalaala kung papaanong ang maliliit na bato ay nagtagumpay na maitayo ang isang simbolo ng pananampalataya. Tayo rin katulad ng mga batong ito ay maging matatag sa pananampalataya at pakikiugnay sa Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Sa ating pagdiriwang ng pagkatalaga ng ating inang simbahan, ang Katedral ng Maynila, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kaniyang simbahan. Sa bawat kahilingan ating sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng nakakatipon sa sambayanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matyaga sa kanilang paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang lagi nating igalang ang bawat lambanan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa na walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, sa aming pagdiriwang ng pagtatalaga sa Katedral ng Maynila, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan na muling nagkakatipon sa iyong hapag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoong Diyos, Ama, aming handog ngayon ang anak at tinapay, dala sa altar mo, pati puso namit isip. Tinatakas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong
darating. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inaalay dito sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalangin ang itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong espiritu na may pagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayan ng kaisa ng anak mo, palagi ng makapagluwal na mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na pupuno langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang nabarito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Magsilid po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayad mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyong lahat. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus, ang tunay na templong hindi na masisira magpakailanman. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
to dwell in the house of the Lord all my days, to gaze on His goodness and walk in His ways. He will shelter me, He will be my strength in the triumph that He brings me. I can hold my head high in His house. I shall lift up my voice. I will sing, I will praise the Lord. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno sa ating parish-wide Advent Recollection mamaya December 10 sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Rufino C. Sescon Jr., Bishop-elect of the Diocese of Balanga, Bataan and Rector and Parish Priest, Quiapo Church. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais, bumili maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat, na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo pang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lunsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, kami pananahan ang iyong kagandahang loob at ang tahanang ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod
masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. O Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. O Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.